po, magandang hapon. So ayan, dito tayo sa taniman natin. Ayan. Medyo matagal na tayo hindi nakapag video dito sa farm natin. So wala pa tayong update dito sa talungan kung ano na ang nangyari. So masama pa rin ang resulta po sa ano, sa talong namin. Grabe, oh. Tuyong-tuyo na yung mga dahon. So ayan. Pero yung bunga ayun. So makinis pa naman. Medyo naka-recover. So mamaya bigyan natin ng fertilize para ano naman ang tawag nito. Bumalik naman 'yan sa dating sigla. So ayan po, oh, may mga bunga pa. Kauntin lang. Sayang yung ano natin. Pero okay, laban pa rin. Kasi itong talong, pag masira yung dahon, ito, basta hindi lang yung ano, yung puno. Ayan. Kaka-recover lang yan pag ano, pag umulan. So yan, hintay-hintay lang tayo po sa ano, sa tagulan. So babalik rin sa sigla. So yan po. So kita-kits po sa pag fertilize at ano, punta tayo doon sa luya. So magpo-fertilize po. So yan, tara. Pinting nito ang violet, ma? No. Maganda di Phoenix, oh. Maganda na si Jiren. Liquid yung gamit natin para madali lang yung pag ano sa luya. Ayun. Yung ubi natin, yung violet na ubi. So yun. Ah, nabunuhan eh mo, murwa ma. Pabubunuhin. Karin mo siya eh. Dito. Ayan, lumabas na. So, hanggang baba yan, yung ube. Maganda kasi dito kasi maluwag yung lupa. Ayan. So, ang gaganda ng ano, ng luya. So, ayan. Ganyan lang po ang pag-alaga. Mas maganda talaga pag liquid yung gamit. Ay madali lang yung ano, ang pag ano sa epekto sa luya natin. Pag dry, so okay lang naman pag ano. Maganda yan pag tagulan. So yan mo lang, itapon mo lang. So ayan. Ganyan po ang pag-alaga ng luya natin. Napaka-busisi talaga. So tiis-tiis lang. Pag maganda ang resulta, maganda rin ang kita. Dapat alagaan natin ng maayos.
kapila ning abuna, kaduhan na mano. Kaduhan ning abuna ning kana. So dito sa bandang area, ang dami pong mushroom dito. So next month, hintay-hintay tayo na may tumubo yan dito. Diyan sa bandang area na yan. So yan po, next month, hintay-hintay tayo sa pagtubo ng ng mushroom. Ang sarap nun. So yan po. Kawawa yung talong natin. Yung daming labong. Sayang, hindi natin nakita dun sa baba. Sabi ng panggisa. So, yan. So tara, punta tayo ng baba. Lagi talaga ito nakabuntot. Yan, tulong natin, nasira na. Kailangan ni kabaril, ma? Ha? So, yan po ang update natin dito sa luya natin. So, yan si mama. So, nagtanong tayo kung ilang baril yung yung kulang dito. So, yan. Grabe, ang ganda ng tubo dun sa area na yan, no? Tataba. Ayan, ano yun, naka-linya yung yung pagtanim. So, ayan. Pag may bulaklak na yan, so may ano na yan, maganda na yung tubo, yung puno niya sa lalim. Yung bunga niya. So, ayan po ang luya natin dito sa Cebu. So, ayan. So diyan dito tapos na fertilize, so yun. So pangalawa. So ito na yung last na natin na fertilize. So yun. So yun po. Yan na po ang unang resulta sa pag fertilize natin. Ayan. So, ayan. Pangalawa na yan. So, nakikita na natin yung resulta. So, ayan. Ang napakagandang resulta ay nasa taas. Doon, yan. Grabe yung mga puno, ang tataba. Kasi matagal na hindi na gagamit yung area na to.
dahil sa ano, tagilid yung lupa kaya hindi nagagamit. So maganda talaga pang ano, pang luya. So ayan, so dito na tayo. Kawawa yung talong. Yun, yung mga talong natin sinasisira na. Oy! Na! As day, bro. Tuo, boss. Asa ni padong dong? Aja, padong ba? Dito kilid? Ah. So, yan po. Pag umulan na, dito natin. Puputuloy natin yung sa sanga-sanga niya para ito yung pampalit itong mga sanga na to bago. So yan, grabe yun. Pag walang ano, na walang dilig, ito yung resulta. Pangit yung resulta sa puno. Eh pag umulan, ayan, maganda yun. Babalik yan sa dating ano, resulta. Grabe, sirang-sira na talaga. Oh. Pero dito, hindi naman masyado. Ayan. Kikita natin yung kinis ng, ano, ng talong. Bago pa kasi. Pero dito sa baba, ay wala na. Kailangan na nating putulin. So yan, sarap nito pang ano, torta. Ayan. Itong edad na to, sarap pang torta. Ayan. So dito tayo sa kaunti nating ano, kamatis. Ayan. Great pangit yung ano, yung dahon. Nakikita natin yung resulta po sa bunga. Ayan. Ayan po. May nakikita akong ano, may hinog na. Ayan. Sarap nito. Ayan. May pangbinta na tayo. May hinog na. So, yan. Tapos may luya dito sa area na to. Yan, may black-black na. Ang laki ng puno nito sa lalim. Yan nyo. Puro sanga-sanga. Grabe ang lahat. Grabe. Ang dami nitong ano. Yan o. Kikita natin yung puno. Ayan o. Ayan po. Maganda ang resulta yan. Ayan. Grabe na. Pangit yung resulta po sa dahon. Ay, makikita naman natin sa bunga. May mga bunga. Grabe talaga, hindi talaga tumalab yung binigay namin na pang ano, pang paiwas po sa sakit ng kamatis. Pero okay naman yung ano, yung resulta sa bunga. Ay,
nasa ano, tama namang ano, ang pag ano sa bunga. Ang laki niya. Grabe, mga lalaki yung. Dito tayo sa kabila. Ganda ng ano namin, no? Aster yung tawag namin dito sa taniman namin. Yan, no? Saktong-sakto sa pang-harvest bukas. Yan. Tapos dito may hinog. Tapos may mga labuyo tayo. Ang dami nating harvestin. Yan. Yung mga sili. Siling labuyo. Grabe talaga resulta sa luyo, mga ka-farmers. Yan. Oh. Kikita natin yung grabe, oh. Hindi na ma hindi na mahila. Yun. Ito, lalong tong grabe. Lalaki nito. Yung puno ng luya. Ayan. So, ganyan lang po. Tapos, yung kamatis natin, katabi lang. Ayan. Unti-unti lang namin yung ano, yung mga kamatis natin. Kasi mura. Talo talaga tayo mga ka-farmers. Dapat tayo may maano tayo din sa pagbinta. Ayan. Yung sayuti natin, tingnan natin. Wala pa tong bunga. Sayuti. Yun. So, yan. Ang daming hinog ng ano, ng siling labuyo. Yan. Wala ng dahon dahil sa sobrang init. Naapektuhan talaga. Laglag yung mga dahon. Pero yung bunga, eh, nandito pa. So, ayan. Yung mga bunga. Ang dami hanggang baba. Oh. So, bukas, harvest na yan. Para pang tosto sa araw-araw. May pangano tayo, pambili ng bigas. So, ayan po. Idle Farm TV.